Umulan ang mga bato, bote at molotov bomb sa demolisyon sa isang compound sa Binondo, Maynila kahapon. Tensyonado pa rin ba roon? Live po simula sa Binondo, may unang balita si Jonathan Anda. Jonathan, tuloy ba yung pagpapaalis sa mga residente at nandiyan pa ba sila at mataas pa ang tensyon? Igan, kung makikita mo sa aking likuran, ito yung barikada na nilagay kahapon ng mga residente dito sa kanto ng Barcelona para hindi makapasok yung demolition team kahapon. Hindi na nila tinanggal yan sakaling bumalik ulit yung mga magde-demolish. May nakaharang dyan na tricycle, basketball ring, barbed wire, mga bakal at nagkalat yung mga bubog sa lapag. Dyan nagkagulo kahapon, Igan. Ito namang Idan, yung mga nakaparadang sasakyan dito, kung makikita mo, ay tinabunan na nila, tinakpan na nila ng mga karton para kung sakaling may lumipad na naman ng mga bote mamaya ay may proteksyon yung mga sasakyan na yan. Yun namang mga bahay na yon, yung kulay green na yon, yun yung mga bahay na target gibain kahapon ng demolition team. Yung ilang residente dito, Igan, ay hindi na natulog, magdamag na nagbantay. Kung makikita nyo, nilabas na rin nila yung kanilang mga gamit, binalot na rin yung kanilang mga damit. Pero naninindigan ang mga residente, hindi sila aalis hanggat wala naipapakitang sapat na dokumento ang demolition team kahit pa humantong uli sa gulo tulad ng nangyari kahapon. Agad hinarang ng mga residente ang demolition team na may kasamang abogado. Hinahanapan nila ng court order at iba pang mga papeles ang team dahil anila, kino-question pa nila sa korte ang pagpapalaya sa kanila sa lugar. Pagkatapos ng pagtatalo, umabante ang demolition team. Pero habang papalapit, pinagbabato na sila ng mga bote. Gumanti ng bato ang demolition team noong una, pero tuluyang napaatras. Sinubukan lumapit ng mga pulis na may kalasag, maging sila pinagbabato ng mga bote. Maya-maya, dalawang improvised molotov bomb na ang ibinato. Humupa lamang ang tensyon ng mamagitan ng chairman ng kabilang barangay, sugatan ng ilang pulis at kinailangang isugod sa ospital. Lumabas sila doon. O ngayon, nakita ko doon yung talagang sabi niya, napakilala siya, siya daw yung attorney, attorney ang, medyo nagsabutan kami, nahanap ko yung court order, sabi niya, hindi na daw kailangan. So, gusto niya talaga, that time din, pag-iba ang bahay. So, syempre, hindi pumayag yung mga tao, lumaban. Isa umanong pribadong compound na kinatatayuan ng hindi bababa sa 50 pamilya ang nakatakda sanang i-demolish kahapon. Matagal na raw silang nakatira doon at marami sa kanila'y doon na ipinanganak. Nagbabayad din daw sila ng renta doon pero natigil nang may iba raw umangkin ng lupa. Ayon naman sa kampo na nagpakilalang may-ari ng lupa, pinayagan na raw nilang tumira ang mga informal settler sa kanilang property ng mahigit 40 taon. Panahon naman na raw na bawiin nila ang kanilang pag-aari. Pero iprinotesta raw ito ng mga informal settlers. Igan ang natatanggap na impormasyon dito ng mga residente, babalikan sila ngayong araw ng demolition team. Igan? Pero may hawak na bang court order yung demolition team? Yun ang inaalam din ng mga residente kasi kahapon, sabi ng mga residente dito, Igan, walang maipakitang court order yung demolition team kaya hindi sila pumapayag na i-demolish o gibain yung kanilang tinitirhan dito. Okay, Igan. Kung magpapakita naman ng court order, maayos naman silang aalis dyan sa pribadong compound pala na yan. Sabi ng mga residente na kausap natin, kung magpapakita ng dokumento yung demolition team, ay makikipag-usap muna sila dito bago planuhin kung ano yung kanilang susunod na aksyon. Igan. Maraming salamat, Jonathan Andal.